yan, ano? Siya po ay dating tindera ng 15 years at grade 5 lang po ang nakatapos niya. Pero imagine po, nung nagumpisa po siya dito sa Crowd 1, ano, na talagang pinagtrabahuhan po niya at nakabili po siya ng expander. Talagang dahil po dito sa ating digital business. Siya na po ang magkukwento sa background po niya. Siya na po ang magkukwento kung paano po siya na-involve dito sa Crowd 1 at kung paano po niya nakuha ang kanyang dream, ang goal po niya. So, palakpakan po natin ang ating Director to Star, Ms. Marian Sabanico. Ma'am, the floor is yours po. Ayan, thank you po Ma'am Gloria. Grabe, napakalupit na pagpapakilala sa akin sa kanilang lahat. Ayan. Maraming salamat po at saka kay Sir Anton. Ayan. Idol ko yung asawa mo, Sir Anton. Babayin po siya. Yes po, ayan. Ayan, good morning po sa lahat po na nandito sa loob ng Zoom. Ayan, sa ngayon lang po ako nakita. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan, magpapakilala po ulit ako. Marian Sibanico po, yung sinasabi ni Ma'am Gloria. Ayan. Marian Sibanico po, dati pong tindera ng Baclaran. Ayan, actually, ano po kami. Meron pa pong isa yung apply namin. Tindera din ng Baclaran yun. Sa unstoppable po, hindi lang po ako. Ayan. Kwento ko lang po sa inyo paano ako na-involve dito sa ating business na digital business. Dahil ako nga po ay hindi nakapag-aral, ako po ay, yung sinasabi ni Ma'am Gloria na tindera po ako, totoo po yun, napakatagal ko pong panahon na tindera. Nangarap din naman po ako na sabi ko sa sarili ko, gusto kong maging ako din yung boss, ako din yung mag-amo. Gusto ko magkaroon din ako ng sarili kong pwesto kasi ang tagal kong tindera. Pero ang hirap po pala kasi yung ikaw na yung nandun sa position na yon, ikaw na yung nagmamanage lahat, mahirap pala. Sabi ko, pagdating ng tagtumal, ang hirap din pala kasi ikaw lahat yung lahat ng gastusin mo, bayad ng bahay, ng ilaw, ng tubig, pagkain, sa'yo yun lahat. Yan, kaya sabi ko, mahirap din pala na meron kang sariling tindahan. Ayun, yun po, pinull out ko po yun. Kasi nga po, mahirap po talagang magsarili kung hindi po sasapat yung inyong pangkuhunan. Yun po, bago po ako na-invite dyan sa digital business, meron na po akong pinanggalingan na dating company. Yan, di ko na po sasabihin yung AIM Global. Yan. Gan, diyan po kami galing nila Upmon, Up Julie, yan sila Rachel Oxto, Ma'am Winnie Cruz, yan. Diyan po kami lahat galing. Marami po kami. At yun pong mga taong galing sa kabila na wala pong resulta, is dito po nagkaroon ng magandang resulta. Ayan, yung sinasabi po ni Ma'am Gloria na ako po ay grade 5. Hindi ko pa po natapos ang grade 5. Kaya swerteng-swerte po kayong lahat na nandito sa loob ng Zoom. Kung kayo po ay nakatapos, lamang na lamang po sa kayo sa akin ng 100%. Kasi hindi po ako nakatapos. Yun po, dati nung in-invite ako dito ng upline ko din sa AIM Global, sabi niya po sa akin, punta ka sa bahay. Sabi ko, bakit? Mayroon akong business na gustong salihan. Sabi niya ganun, isasama kita. Ngayon sabi ko, ano naman, magbebenta-benta na naman tayo. Sabi ko, parang nakakapagod na magbenta. Ngayon sabi niya, hindi tayo magbebenta. Ang gagawin lang natin, nasa bahay lang tayo, pero pwede tayong kumita ng euro. Sabi ko, ha, euro? Sabi kong ganun. Siyempre, pag ganun po na ang usapan, ano na, ibang hindi na pera ng Pilipinas, sabi ko, parang malaki-laki yung ano nun, income. Sabi ko, kaso wala akong pampuhunan. Sabi ng upline ko, kung gusto mo, gagawa ka ng paraan. Kung ayaw mo, marami kang dahilan. Naisip ko yun, sabi ko nga naman, tama nga naman siya. Ang ginawa ko po, pumunta po ako sa dating company, yung natitira ko po doon na 5,000 plus, binidraw ko po yung kalahati. Nagtira pa ako, dapat pala nilahat ko na. Kasi iiwanan ko rin pala. Ayan. Kinuha ko po kalahati lang, tapos tinira ko po yung konti doon. Nangutang po ako sa tatlong kaibigan ko dito sa Baclaran na sabi ko, Mars, pautang naman ako ng 1,000 na lang ang kailangan ko. Pero ang kailangan ko pa po that time is 3,000 pa. Sabi niya, ano bang gagawin mo? Sabi ko, may itatayo lang ako ng business. Sabi niya, ano na naman yung business mo? Kasi meron na po akong nasalihan.
na-scam bago po ako napunta dito sa digital business. Kaya yung pong inuutangan ko, is kasama ko rin po sa na-scam doon. Kaya tinatanong na naman niya ako, ano na naman yung papasukin mo na business? Ngayon, kaya kung kayo po, na-scam po kayo, huwag po kayong madadala. Hindi po lahat ng sasalihan natin is scam. Ayan. Pinautang po ako nung tao na yon na kumari ko, sabi niya, oh, sige, pautangin kita. Kailan mo ibabalik? Sabi ko, ganito, ganyan, babalik ko. Ayan. Kasi kailangan pag nangako po tayo, kailangan ibalik talaga natin. Ayan. Sa madalit salita, nakumpleto ko po yun. Yun po, yung puhunan na yun, nung time na yun, is 6,000 pa po. Hindi po kagaya ngayon kasi tumaas na po tayo yung ating puhunan ngayon. Tumaas na po siya ng 7,700 na ngayon. Pero that time po, 6,000 lang po yung puhunan. Yun po, nagawan ko siya ng paraan at yung 6,000 po na pinuhunan ko ay naging 8 figures po siya. At isa na po sa naging bunga yung sinasabi ni Ma'am Gloria na expander na nabili ko po ng cash dito sa digital business. Kaya kung ikaw po nangangarap ka po, tuloy-tuloy ka lang po. Yan, meron din po akong na-achieve yung lupa na binili ko. Wala pa nga lang pong bahay. Kasi nga po, ayan, ito po ang kwento, bakit hindi ko po mapatayuan ng bahay yung lupa na yon. Meron po akong kapatid na sinusuportahan. 3 times a week po nagda-dialysis. Sa kasalukuyan po, kakalabas lang din niya ng ospital, kailan lang siya lumabas. Na-confine po siya ng almost 2 weeks. Kaya, pag ang sakit po niya is pag hindi po siya na-dialysis at barado yung kanyang IG, babayad po kami ng 6,000 sa ituturok para lang bukod pa po yung bayad sa dialysis. 6,000 plus yung dialysis pa po. Kaya masyado pong hindi po sa pag-ano, medyo malaki-laki na po yung aming naiipon sa aming alkansyang butas na hindi mapuno-puno. Kaya kung ikaw po na-invite ka po dito sa business na to, hindi po aksidente na nandito ka. Hindi po aksidente na nakinig ka dito. Kumbaga, naipakita lang po sa inyo gaano po kaganda ang digital business na kahit nasa bahay ka, dala-dala mo po ang office mo dahil nasa cellphone lang po. Huwag na po kayo maghanap ng office kasi ang office po natin is nandun na po sa dashboard ng cellphone natin. Ayan. Ako po, bago po ako na natuloy-tuloy na nag-attend ng mga meeting-meeting namin, mga training, marami pong pinagdaanan bago ko po narating yung position ngayon. Kasi, naiyak ako mo, Gloria. Kasi yung pong anak ko, kinukulong ko po yun, sinususi ko po sila sa loob ng bahay para lang po maka-attend ako. Sinasabi ko sa kanila na huwag kayong malikot. Mamaya nandiyan na yung daddy nyo. Ibinibilin ko lang po sila sa kapitbahay. Sinasabi ko sa kanila na nandito lang ako, malapit lang ako, nasa Macdo lang ako. Pero ang hirap po na yung a-attend ka, hati yung isip mo kasi yung anak mo yung naiisip mo eh, iwanan mo eh. Eh maliliit pa po sila nung time na yon kaya sabi ko sa sarili ko, gagawin ko naman to para rin naman sa kanila. Sabi kong ganun. Kaya sabi ko, hindi lang to para sa sarili ko, kundi sa amin po buong pamilya. Tulong ko rin po sa kapatid ko. Kaya hindi ko na po hinahanap yung na-income po dito. May na-income man po ako, pero hindi ko na po hinahanap yun kasi malaki na po yung naitulong sa kapatid ko. Pangbili po niya ng gamot niya. Pang dialysis po 3 times a week. Saka po yung kanyang pang pa-check up. Sa gamot lang po, hindi lang po siguro 10 piraso yung iniinom niya sa araw-araw. Sa maintenance niya. Kaya kung kayo po, may problema po kayo, wala na pong mas lalala pa sa problema namin, sa pamilya namin. Kasi medyo malaki po ang gastusin. Mahirap po, pero sama-sama po nang kaya po namin. Kaya kung ikaw po, andito ka na, natrabahuhin lang naman po natin. Andyan po yung mga coach natin. Sobrang
bonus na po sa atin na nandyan po yung ating mga upline na nasa tabi natin, sumusuporta sa atin. Bonus na tayo ay sinusuportahan nila sa mga ganitong presentation. Kung hindi mo po alam ipaliwanag ang business, dalahin mo lang po dito sa Zoom. Invite niyo lang po dito sa Zoom para po maka-attend po sila. Hindi naman po kailangan magaling ka. Ako po, hindi po ako magaling. Hindi po ako nakapag-aral. Pero, sobrang thankful po ako dahil isang kagaya ko pong grade 5 na hindi nakapag-aral, hirap sa English, pero isa din po ako sa na-recognize sa ating crowd magazine. Kaya sobrang thankful po ako sa company na to kasi yung hindi ko po naranasan sa school, dito po is sobra-sobra naman po. Kaya lagi po ako nagpapasalamat sa mga coaches namin, sa mga upline, lalo na po kay Upmon, kay Up Julie, kay Up Jerry. Sa upline ko po na si Nancy Nares na talagang tinaga niya po ako kasi nung nag-uumpisa po ako dito, sinabi ko pong ayoko na. Hindi na ako magtutuloy. Dahil lahat ng ini-invite ko, hindi naman dumarating. Pero hindi po pala solusyon yung umayaw ka. Yun po yung natutunan ko sa ngayon. Kasi kapag umayaw ka, hindi mo makukuha yung pangarap mo. Ikaw din yung talo. Kailangan po magtuloy-tuloy ka lang. Lahat ng mga tao na nasa paligid mo na nang ne-negative sa'yo, huwag mo lang silang papakinggan. Kasi hindi naman po sila yung magpo-produce ng pang gastos mo sa loob ng bahay mo. Ikaw rin po yung gagawa ng paraan. Kaya kung andito ka na po, yung mga tao po na nang di-discourage sa inyo, huwag niyo pong papakinggan yun kasi yun pong sila ang hihila sa inyo pababa. Hindi po kayo nila hihilahin pataas, pababa. Kasi parang idadown ka po nila. Nasabihin sa'yo, lalo na kung wala ka pang resulta, anong sasabihin sa'yo? Saka na ako sasali dyan pagka mayaman ka na. Nung nagkaroon naman ng sasakyan, anong sabi? Napanalunan lang naman yan sa, napanalunan lang yan sasakyan na yan sa company nila. O diba? Wala po kasi silang masasabing maganda kasi nga negative thinking po sila. Hindi po nila naiisip na malaking tulong po ang digital. Lalo na po na nitong nag-pandemic tayo, nabili ko po yung sasakyan ko pandemic, nabili ko po yung lupa ko pandemic. Kaya kung ikaw po, nandito ka na, meron pa po tayong maraming pwedeng pagkakitaan, may Planet IX po tayo, meron pong magagaling magturo, si Coach Lilian Anonuevo, yan, Team Unstoppable, sila Rachel Garcia, si Annalyn Roplo, yan po mga magagaling po yan sila, lalong-lalo na po si Ma'am Yoni Dikito, si Ma'am Beth Lanes, magagaling po yan sila. Kaya once na may tanong po kayo, message lang po sa kayo sa kanila kasi mababait po yung mga yan. Sasagot po yan sa inyo. Kaya kung ikaw member ka na, explore mo lang po anong meron sa dashboard natin. Nandun naman po lahat yung about sa business natin. Hindi na po tayo kailangan maghanap ng office. Kasi sa cellphone lang po, nandun na po lahat yung itatanong natin. Ayan. Yun lang po, Ma'am Gloria. Thank you po sa pag-invite niyo po sa akin. Maraming maraming salamat po sa tiwala po. Sir Anton, thank you po. Sir Eddie Onya, maraming maraming salamat po. Kay Altea pala, Ma'am Altea, thank you po. Ni Ma'am Altea yung nag-message sa akin. Tulo na si Pun ko, Ma'am, nakakahiya. Ma'am, nakamute ka, Ma'am. Ma'am Gloria, nakamute ka po. Thank you. Oh, yan. Magandang maganda po. Ano? Ayan. Grabe, no? Ginawa po niya ang lahat ng paraan para magkaroon po siya ng magandang buhay. Oh. Palakpakan naman po natin siya sa narinig po. Naku, nakaka-emotion po talaga yung kwento niya, no? Imagine, dito po sa ating business, hindi po natin kailangan yung college graduate. Imagine po si Mama Marian po, no? Si Coach Marian. Nag-top 1 pa rin po siya dyan, kasama po sa Hall of Fame, di po ba, ma'am? Kasama ka doon, ano? Yes po. Nag-top 1 ka. Yun. Biro po ninyo, no? Ginawa po niya yung paraan
kahit konti lang po yung pera niya, naghanap po siya para maka join po siya dito sa ating business dahil po nakita niya itong business natin may potential, ano. Kaya yun, nung nag-give up na po siya, yung mga leader po ang sumalo sa kanya. Kaya po tayo, meron tayong mga leader. Sila po ay, how can I say that? They will pull you up. Para sa ganun po, gusto po nilang makita na umangat po tayo. Lahat po ng mga leader, yun ang gusto nilang makita sa mga team nila, sa mga taong nag-join sa kanila. Kaya po lahat ginagawa, lalong-lalo na po si Sir Danny, si Sir Eddie, si Sir Antonio, ginagawa po nila yung paraan para makatulong sila sa kanilang mga bagong affiliates na nag-sign up po sa kanila. Si Ma'am Marian, ganun din po. Ang hugot po ni Ma'am Marian, ni Coach Marian po, ang hugot po niya dahil yung kapatid niya. Kung kayo po ay meron kayong big why, di po ba? Magagawa po natin itong business na to pagka ang why po ninyo ay napaka-laki. Wala pong mga, there's no hindrance, there's nothing na kahit ano pang sabihin nila sa inyo, talagang gagawa't gagawa kayong paraan. Dahil pa ang gusto po ninyo ay makaangat kayo, lalong-lalo na sa inyong mga pamilya. Ayan, ma'am. Naku, naka-emotion na naman ako. Okay. Maraming salamat po. So, anyone, Sir Anton, Sir Eddie, and Sir Danny? And Sir Danny, thank you po, Sir Danny. Thank you, Ma'am Marian. Coach. Thank you po, no? Thank you, Ma'am Marian. Nakaka-proud naman yung ating kaibigan, ano, ating ka-business sa kanyang sinabi. Na may natutunan ba kayo? Ating mga kasamahan, 86 pala tayo, no, sa loob, 87. Opo, 87 po. Mhm. Kung po mag-invite po kayo kasi maaga pa naman po dito sa Pilipinas, wala pang mag-aalas 10 pa lang po, no, yata 9:40 po. And then dito naman po ay alas 3. 9:40 po sa Pilipinas. Yes, opo. 3:40 pa lang dito sa Europe na kuwan po hapon. Yan, salamat po Ma'am Mariam, ano? Kayo po po kasi mulat sa pole ay kilala namin na magandang testimony po yung nangyari sa inyong journey dito sa kuwan sa Crowd One Company dahil nga ay hindi na po yun mabubura at makakalimutan ng mga taga Crowd One yung sa history nyo kasi nga ay mula doon sa kayo nagtitinda at hindi rin nakapag-aral na katulad ko pero naging millionaire po kayo na nabago yung buhay. Ibig sabihin ay yung buhay nyo ay nag-level up kasi alam niyo po ba ang tao kailangan po ang isip kasi ng karamihan tao ay yung maging millionaire, mabili nila ang yung mga bagay-bagay, yung mga pangarap nila maabot. Pero sa totoo lang po kung tayo po ay magpo-focus doon sa level up, yun po yung process. Yun po yung process. Kasi imagine niyo bago tayo maging millionaire, bago tayo makabili ng bahay, ano pong gagawin natin? Meron po tayong gagawin. Naku niyo po, yung pong dito sa business natin, kailangan mag-build tayo ng structure. Magturo, mag-present, mag-testimony, mag-motivate. Yun po yung level. Kasi dati, imagine niyo, katulad ni Ma'am, hindi siya nagsasalita dati. Kasi nagtitinda siya. Ang sinasabi niya, bili po kayo ng bili, yung kung ano yung tinitinda, di ba? Doon ka lang sa pwesto na yon. Nag-level up ka ngayon kasi nagtuturo ka na, naghahayag ka na ng mga bagay na blessing na nakuha mo. Di ba? Nag-level up ka, katulad ko, dati nasa trabaho lang ako, ganun lang, wala akong kausap, basta trabaho-trabaho lang. Ngayon, tinanggal ako doon ng Panginoon para ilagay ako sa ibang pwesto. Nag-level up. Katulad ni Ma'am, dati nagtitinda, hindi siya makabili ng mga gusto niya sa buhay, pero binigay yung pagkakataon na umalis ka na dyan, dito ko na ilalagay kasi meron kang gagampanan, meron kang makukuha dito,
na mababago yung buhay mo talaga. Pero ang tanong doon, ano ba ang ginawa ni ma'am? Ano ba ang ginawa natin? Ano ba ang ginawa ko para maabot natin yung next level? 'Di ba sa laro po kailangan tayong requirements ay magawa natin ng paraan yung hinihingi. Katulad po sa ating company kahit sa Planet IX, bago ka makapag-build ng facility, ano pong kailangan Ma'am Gloria? Di ba? May mga requirements po 'yon. Hindi ka pwedeng maka-build ng facility kung hindi ka magpo-produce ng required na material. Blueprint, yung mga bio modes, astro credit. Sa success po ng buhay, ano po ang kailangan natin? Kailangan mag-present, aralin, magturo, mag-tutorial tayo, magkwentuhan, magtanong. Kung marunong ka, pag tinanong ka, ay ikaw sasagot. Yung iba naman, ang tungkulin nila, yung mga bago, ano pong tungkulin nila? Makinig, magtanong, at i-apply. Ngayon, tayo po na mga nagsasalita, yung mga leaders na nandito, di ba tayo nag-level up? Mas marami po tayo ngayong ginagawang nagtuturo. Hindi na po gaano tayo nagtatanong. Kasi nga nag-level up ka na eh. Hindi ka naman po, siguro si Coach Anton o si Ma'am Gloria, kung ako ngayon itanong ng tanong, yung basic, yung simple, basic na tanong, maiinis siguro si Sir Danny naman, nakakainis. Yung parin, yun ang tinatanong, ang tagal-tagal na, eh nakakapagod na eh, di ba? Parang nga ayaw kayo, ayaw ko yan, si Sir Danny, magtatanong na naman, ayaw ko na, eh pagod na ako. Di ba, magsasawa ka, paano ka magiging kaibigan? Paano ako makikisama? Hindi ka pa kikisamahan at mahirap kang makisama kasi nga, sasabihin ng iba, makulit ka naman eh, tanong ng tanong, hindi ka naman matuto. Ano ba ang gusto mo sa buhay? Hindi ka na mag-level up, hindi ka matuto, hindi ka gawin mo ng paraan. Kaya nga dito, question po sa ating lahat, kapag paulit-ulit po yung ganon. At ganon din po, sabi ko, isang malaking challenge sa akin, kailangan naman, Director 3 star ako sa next, hindi ko hanap ay pera, hindi ko hanap ay milyon. Ang hanap ko ay President 1 star. Hindi ko hinahanap ng pera. Alam niyo bakit? Hinahanap ko yung next level, President 1 star. Kailangan, yung mga na dito sa loob, kung kayo manager, kailangan mag-director. Kung kayo coordinator, ang hanapin nyo hindi milyon. Hanapin nyo po na mag-next level. Kasi level up. Kung kayo po ay mayroong motor ngayon, next naman, hangarin mo ang tricycle. Kung mayroon ka na ang tricycle, kailangan may kutsi ka na. Kung may bahay ka ngayon, pinturahan mo siya. Next. Palitan mo ng kurtina. Palitan mo ng sopa, ng bed. Diba? Hindi pwedeng hindi tayo umangat sa buhay. Yung cellphone, 'di ba ang cellphone? Ay, luma na cellphone, papalitan ko. 'Di ba? Yung sapatos ko, nako. Ayoko na 'yan. Kailangan mag-produce na ako ng iba. Sa buhay natin, lalo na po yung pera, yung ating income. Yung income natin. Kasi pag ikaw may posisyon, logic lang, susunod po yung pera. Kaya po walang pera, bakit? Hindi nag-level up eh. Hindi natuto. Ngayon, hanggang ngayon, nakikinig pa rin. Hanggang ngayon, yung pa rin. Naku nyo po. Kailangan pilitin natin na mapaganda, mapaangat, magpatuloy, huwag susuko. Yun po yung mga challenges natin sa buhay eh. Walang pwedeng reklamo, walang pwedeng magtanong na bakit ako hanggang ngayon dito pa. Nasa sa iyo yan. Nasa sa akin. Sa akin kasi ang problema eh. Sa akin kasi ang pagkukulang eh. Nasa akin kasi hindi ko maintindihan eh. Pilitin mo, hanapin mo para maunawaan at maintindihan.
lahat po ay nasa atin, hindi po pwede tayong sisihin, hindi pwede tayong paghanapan, no? Kasi nga nasa sa iyo 'yan, nasa sa akin 'yan, nasa sa kanila 'yan. Kasi individual po ang business natin eh. Okay niyo po? Individual. Ayan. Tayo po ay magbubukas na